Ipapakita ko po sa inyo ngayon ang paano natin paghahati-hatiin ang mga blue ribbons. Okay, first you have to understand. Kaya ako kayo pinapapanood ng ating video kung paano pinroseso ang blue ribbons para maintindihan po ninyo na ano ang ibig sabihin ng ano yung sanctity ng kumbaga ng matatanggap ninyo. Hindi lang po ito ay isang bagay na pangontra o anting-anting kasi po ito ay considered na isang sacramentals, no? Ano ang sacramental? Crucifix, rosaries, capillaries, holy medals, holy water, candles, statues, and palm leaves are tools or channels kung saan dun yung work of God na nagcha-channel. Yung religious articles na ito ay hindi dapat gawing good luck charms or objects of superstition. Yan po ang mali. May iba sa atin, pangontra, bigay yan, lagay sa ano ganyan. Okay, maaring dahil po ipinatong natin to sa iba't ibang mga relics, nakukuha po ang energy ng relic. Ano po ang relic? Ang relic po ay iniwan ng isang santo o isang holy person na gamit niya. Maaring ang first class relic ay ang kanyang buhok, mga buto, ganyan po. Pero ito, kung karamihan po nung meron si Brother Carmelo ay second class relics, meron din po siyang first class relics kung saan pinatungan natin. Nagiging third class relic kung ang mga bagay na ito ay ipinatong sa isang first class relic. So, as of now, we will consider this as part of the sacramentals dahil po yan ay na-bless din po, nalagyan ng mga holy water, ng holy oil, at saka napatungan ng iba't ibang religious objects na considered as relics. Okay, so sa loob na isang pack, tatlo po ang makukuha ninyong ribbon. Hindi po isa-isa ang bigay. Minsan po na nakakaulit-ulit na gusto yung iba 10 ribbon, 10 daw pamilya nila. Huwag po ganon. We are going too far. Kasi kaunti lang po ang ribbons. Hindi po tayo nakapagpadala at kawawa naman po yung gumawa ng napakahabang proseso. Hindi lang po simple. Nakita niyo po sa video, isa-isa po itong iginuhit doon po sa bato. Okay, so if you have one ribbon na ganyang kahaba, meron din pong ganito, dalawa pong ganyan. These are 3 inches and 1 inch po ang kapal, no? So, ang length niya ay 3 inches, ang width niya ay 1 inch. Meron din pong ganito, mas mahaba po yung mga kasamang mahabang ganyan. Ngayon, ginagawa natin, gugupitin niyo po nyo yan. Okay? Gugupitin niyo na unti-unti. Ang isang mahabang ribbon na ganito na pwede niyo ipamigay ay makakagawa ng 7 hanggang 8 na pieces. Okay, so once na ito ay nagupit ninyo, ayan na. So, ito na po siya. So, madami na siyang malilinggit. Yan. Yan po ay pwede nyong ipamigay. Now, advice nyo lang po, kung hindi nyo po yan mapapa, ang ginawa ko po ay pinalaminate ko. Kung hindi, advice nyo po, kapag hindi nyo nila mapapalaminate, kayo po, ipalaminate ninyo or pwede naman po ilagay itahi sa loob ng isang cloth, yung parang gagawing mga bulsa, yung parang mga pouches na maliliit at pwede pong dalhin kahit saan. Pero ako po, pinalaminate ko para po ipamigay. Yan. So, ayan ang lamination. Hindi ko po po na-trim, pero ganyan po, ayusin nyo yung pag-trim. Ipapasok nyo mo yan sa, pwede nyo ikabit. Lagyan nyo ng butas, kabit nyo sa scapular nyo, pwede po. Okay? So, hindi po isa-isa pamimigay nyo ng ganyan. Dahil pag isa-isa po, nasa daan-daan po kayo, magkukulang po talaga ang mga ribbons. So, gugupitin. Ang hindi naman po kailangan na napakalaki po ng inyong ibibigay. Dahil ang sacramental or anything object, isang maliit na bagay po, ay mabigat na. Tulad po ng ating St. Michael, akin po ito, yan yung pinakita ni Brother Carmelo. Ito ay meron tayong maliit na bato sa loob. So, iniingatan ko para nakadikit po sa aking St. Michael. So, maliit lang po na bato yan. Nakita nyo, hindi naman po siya magbibigay sa akin napakalaking bato. Ito lamang po ay napakasagrado na. Kaya, yung pong idea po ng lahat na, ay, kailangan malaki ang aking mga ribbon, alisin po nyo yun sa inyong isip. Okay, so ayan na po, ginawa ko na po yan, pinalaminate natin. So isa-isa ko to bibigay po sa member ng aking family. So ganyan po ang pagano. And remember, ang hihilingin ko po sa inyo, ito po ay strict na pag-reminder.
Yung bibigyan ninyo, siguraduhin po ninyo, ang bibigyan nyo ng mga ito para hindi po nasasayang at hindi nababaliwala ang sacramental, kailangan po buong buo sa puso niya, alam niya kung ano yung tinatanggap niya. Papanoorin nyo po yung video, yung 4-minute video natin, yung proseso ng paggawa nito. So, hindi naman kailangan panoorin yung buong guesting ni Brother Carmelo at ni Marvin kasi yun po ay isang oras. Yung 4 minutes lang po, yun yung papanoorin nyo para alam nila na gaano kahirap po gawin ito.